Hello mga katropa! Welcome po muli sa aking channel. Bago po ang lahat, kumustahin ko muna kayo dyan sa Pinas. Okay lang ba kayo dyan? Sana'y matapos na ang crisis na ito para back to normal na tayong lahat at makauwi na rin kami mga OFW na gusto na rin magbakasyon sa Pinas. Tagal-tagal na din. Lahat, halos lahat kami postpone din eh. Wala kaming bakasyon. So anyway, bago po natin simulan ang ating vlog, ipa-subscribe na lang po ako sa mga tropa sa ating subscribe button and paklik na din po ng ating notification bell para po sa ma-notify po namin kayo kung may mga video pa akong mga i-upload. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin dati sa una kong video at sa mga darating ko pang video. Maraming salamat po. So, para po sa ating vlog ngayon, alam kong marami pong makaka-relate nito. Lalong-lalo na po sa mga OFW na katulad ko. Ito ang salitang LDR o long distance relationship. O diba, nandito yung salitang distance, kaya nga tayo mayroong social distance muna, diba? Relate muna tayo. Gago! Ingit sa kaalaman nating lahat na 70% ng long distance relationship ay hindi nag-work out. Maraming nafe-feel, maraming sumusuko. Pero bakit tayo mawalan ng pag-asa kung mayroon pang 30% na papangalagaan at maging healthy ang isang relationship? Siyempre, kailangan ng isang teamwork sa inyong dalawa para maging healthy ang inyong pagsasama. Ako'y may ilang tips din para ang inyong relationship ay mag-work at maging healthy. Okay, simulan natin sa una. Andito po yung una nito. Mahalin ang isa't isa. Lagi mong ipakita sa partner mo na mahal mo siya at kahit nasa malayo ka, ay maipadama mo sa kanya na mahal mo pa rin siya at hindi nawawala ang pagmamahal mo para sa kanya. So, pasok po tayo sa padalawa. Yun na po yung una. So, pasok pa tayo sa padalawa. Padalawa po natin, huwag magsimwaling. Yan po ang pinaka-importante din sa lahat. Lagi kang magsasabi ng tunay sa iyong kapartner. Kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo, at kung may nagawa kang mali, huwag mong itago. Sabihin mong maaga kaysa malaman nila sa iba. Mas maganda yung sa iyo manggagaling ang lahat kaysa maunahan ng iba. Diba? Tama ko. Pero parang magulo ako. Sige. Pasok ko tayo sa patatlo. Huwag pag-usapan ang ex. Iwasang huwag mapuntahan lagi ang usapan sa ex nyo kasi isa din yan sa nagpapasira ng mood ng inyong partner. Yung mga tipong ayaw nang balikan ang nakaraan o makipag-usapan ang mga nangyaring nakaraan, yun ang pag-ating iiwasan. Parang ako yata. Gago! Pasok po tayo sa pang-apat. Ito po yung pang-apat. Panatilihin ang pagiging malambing. Gawin mo pa rin yung mga ginagawa mo noong una. Tulad nung paano ka nang ligaw, paano mo sinimulan ng panliligaw sa kanya, paano mo siya pinakilig? Gawin mo pa rin yun kahit na malayo kayo sa isa't isa. Kahit hindi niya birthday or Valentine's Day, bigyan mo pa rin siya ng bulaklak na kung saan yun ang nagpapasaya sa isang babae sa iyong minamahal. Or chocolate, huwag mo naman tatamihan at baka tayo magkasakit ng diabetes na yan. Sunti lang. Sa panglima na. Last, panglima. Oras. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Oras. Dapat kahit ikaw ay busy o kung ano man ang iyong ginagawa o kung nasan ka man, kailangan maglaka kahit mga kaunting minuto man lang sa iyong minamahal para makapag-chat ka o makapag-text para makakumusta o mabati mo siya ng magandang umaga, ng magandang tanghali, magandang gabi. Mabati mo siya. Huwag mo siyang hayaan na matapos ang buong araw na wala ka man lamang chat mula sa iyo.
Kaya kailangan panatilihin pa rin ang komunikasyon nyo sa isa't isa at bigyan lagi ng oras. Kasi alam kong pag nabaliwala ang oras na yan, eh wala, mababaliwala din ang lahat. Hindi mo papapakita na mahal mo siya at hindi mo din mapapakita na ang iyong paglalambing sa, para sa kanya. Kasi wala kang time. Hindi na full time kasi isang bagay at na babaliwala mo yung isa. Ako na may napapakapi din eh. Nakakapi muna ako tayo. Tayo, bago natin tuloy dyan. So, ayan na nga mga katropa. Ang maibibigay kong tips para maging healthy ang isang relationship at mag-work. Sana'y may mga nakuha kayong mga tips sa aking mga nabanggit. At alam ko din namang tayong lahat ay may mga tiwala sa isa't isa, kaya sinubukan at ginawa natin ang LDR na yan. At kailangan lang ibigay ang 100% na tiwala sa partner mo para magtagumpay at mapabilang tayo sa 70%, ay, okay, sa 30% pala yun na nagtagumpay sa LDR. Tapos ang aking padalawang vlog. Sana isama niyo pa ako sa mga darating ko pang mga videong gawa. At kung may mga itadagdag pa kayong mga tips sa aking mga sinabi, ay pwede po kayong mag-comment below sa baba. Maraming salamat po. Bye!